Good morning, Lila. Good morning, classmates. Good morning, classmates. Lila. Good morning po, Mommy at Daddy. Good morning. Lola, Tito at Tita. Good morning po good sa ating lahat. Lola, yes. Kamusta ka po? Mabuti naman, Lila. Medyo pagod pa rin ng kaunti, pero lumalakas-lakas na. Ayan, Lolo, lumalakas, basta Lolo, pahinga. Dahil sa mga prayers ninyo. Opo, at prayers pahinga, at kain ng gulay. Yes, yes. Oh. Diba, Lolo? Oo. Oh. At dahil dyan, Lolo, magpipray po muna. Yes, ako. Let us pray with Lila. Classmate, let's pray. Jesus, good morning po. Salamat po ulit sa bagong araw. Salamat, Lord, at muli kami nagkita ni Lolo at magkukwentuhan kami ng mga classmate ko about you. Thank you, Lord, sa aming mga parents na patuloy kaming ginigising at sinasamahan, Lord, sa Sunday school at sa mamaya, Lord, sa pag-worship. Panginoon, patuloy na prayers ko din po sa aking mga classmates na may sakit, patuloy niyong pagalingin. Gaya ni Lolo, Lord, na patuloy mo po siyang pinalalakas. Thank you, Lord, sa araw nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lila. Lolo. Thank you so much for your prayers. Opo, at syempre, Lolo, para lumakas ka pa, mag-exercise. Okay, DM. Simulan na natin. Yes. People haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up and go tell the world, Lila, yes, Lolo, that God is love. Oh, of His love. Very good, yes. Ayan, and that is the story we will have today, Lila. About, about God's love. Wow. Gusto yes. Mo yan? Gusto namin yung mga classmates, yung mga love-love na yan, mga bata, Lolo. Gusto ba ninyo yan? Yes. Tingnan natin, di ba mayroong papakita sa atin si DM Jeff, wow. Di ba? Ay, sige po. Sige, mga bata, Lila. Manood ng mabuti para makita natin. God's story. Jesus loves everyone.
So part of God's story is about the people Jesus loves. And it goes like this. When God created the world, it was perfect. There was no fear or sickness or death, and people got to be close with God. But then people messed it up. They disobeyed God. And because of that, they felt loneliness and pain. They needed a rescuer to make things right. So God sent his only son, Jesus, to come to the world and show us what God is like. And a lot of people thought Jesus came for the most powerful and important. People who seem like they're perfect, even though no one is perfect. Only Jesus is perfect. The thing is, Jesus didn't only come to save the most important and powerful people. He came here for the people that others don't like, or respect, or pay attention to. Jesus healed people with skin diseases just by touching them, even when no one else wanted to. Jesus had dinner with tax collectors, even though religious leaders thought they were sinners. Jesus said, "Healthy people don't need a doctor, sick people do. I have not come to get those who think they are right with God to follow me. I have come to get sinners to turn away from their sins." One day, when Jesus was hanging out with his disciples, some people brought their kids to see Jesus. The disciples tried to make the kids go away. They didn't think Jesus would want to be bothered by them. But instead, Jesus said, "Let the little children come to me. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. Anyone who will not receive God's kingdom like a little child will never enter it." The disciples couldn't believe it. Jesus actually wanted the kids around him and even said that we should trust in God the way kids do. Another time, some rich people gave lots of money to the temple in a big, flashy way, while a poor widow who had almost nothing gave everything she had, just two small coins. Jesus saw this and said, "That poor widow has put in more than all the others. All these other people gave a lot because they are rich. But even though she is poor, she put in everything." Jesus didn't care who had lots of money, who had lots of friends, how young or old or sick someone was. He came here for people like the widow, the tax collector, and the little children. You see, Jesus' kingdom is for everyone. While others rejected the sick, Jesus got close to them. When others looked down on sinners, Jesus spent time with them. When others thought they were better than the poor, Jesus valued them. And no matter how old we get, or how much we learn, or how important we are, we don't need to do anything special for God to love us. We are all imperfect. We all sin and disobey God, and we can never do enough things to deserve his love. God loves us freely. And because we can trust and depend on God, we can treat others the way Jesus did. So if you've ever felt invisible, unnoticed, or unwanted, Jesus loves you. If you feel like you don't fit in or that you're not good enough, Jesus loves you. If you've ever worried that you've done too many bad things or that you aren't as good as other people, Jesus loves you. You are the kind of person who Jesus wants to spend time with, and he loves you exactly the way you are. And that's a little bit about how Jesus loves everyone. So, in case you missed it, here's the quick version. People needed a rescuer. Jesus came to the world. He cared about everyone. 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 Jesus' kingdom is for all of us, and that includes you. And that's a part of God's story. Husay Lila, no? Napakaganda na kwento. Talaga namang mahal ng Diyos ang lahat, mga bata. Tulad nyo, Lila, no? Mga classmates mo. Yes po. Mga matanda, mga may sakit, mga mayaman, mahirap, babae, lalaki. Lahat, Lila, di ba? Opo, lolo, lalo na talaga, lolo, yung the unlovable. The unlovable, yes, yes. Oh. Mahal na mahal niya yung lolo, niya. No? Talagang nag-take siya ng time para kausapin sila, makasama sila. Tama yon, Lila, oo. Napakaganda kung ganyan ang mundo natin ngayon. Opo. At kung tayong mga Kristiyano, Lila, ay gagawin natin yung katulad ng ginagawa ng Panginoon sa atin, ng pagmamahal sa lahat. Kaya kaya natin yun, Lila? Kaya yun, Lolo, pero parang mahirap, pero dapat mag-umpisa muna sa family natin, sa church, Lolo, sa mga classmate ko, ganyan. Yun. Oo, simula sa mga kaibigan, sa pamilya. Tama, tama ka, Lila. Opo. Charity begins at home. Yun. Charity or love begins at home. Kaya yes. Ganyan, Lila.
Yun mo nang lagi mong kasama po, correct, no, Lolo? Kasi nga, sabi nga ng Biblia, kung hindi mo mamahal yung nakikita mo, eh paano mo pamamahal yung hindi mo nakikita? Tama. At siga, hindi talaga pa natin nakikita. Tapos sabi natin, mahal po natin. Mm-hmm. Pero yung kasama natin lagi, nakikita natin lagi, nakakausap po natin lagi. Tama, tama. Nag-aaway pa tayo. Correct. Kaya, mahirap gayahin o sundin ang ating Panginoon. Pero dahil tayo ay mga tagapagsunod ng ating Panginoon, Lila, dapat gawin natin yan. Mga classmates ni Lila, opo, pwede natin gawin yan sa ating mga, sa ating pamamahay, sa ating bahay, sa ating mga kapatid, magulang, mga lolo, lolo, yes, auntie at uncles. Iba nga po, Lolo, sabi nga ano dun sa umpisa ng kwento na kinreate naman talaga tayo ni God ng mabuti. Correct. Pero dahil nga po nagkasala tayo, ayun, nagkaroon na tayo ng yung pagiging makasarili, selfish, Lolo. Hatred na. Masyado ng yung greed, Lolo. Greed, sobra na. Na. Correct. Tama ka, Lila. So, lahat na ito pumasok nung naging disobedient tayo, opo, sa ating Panginoon. So, ang mundo na napakagandang ginawa niya para sa ating lahat ay ginawa nating kumbaga masama. Kaya, yes. Kinailangan ng tagapagligtas. Yes, diba? Kaya niya daw po pinadala si Jesus. Diba? Para, Lolo, paalalahanan tayo dun sa original talaga ng yung purpose, meaning ng creation, yung purpose niya, creation, Lolo. That's right. At alam ko po, Lolo, na meron naman at meron talaga na mabubuting tao. At kung parang, Lolo, wala naman talaga tayong choice kung hindi pipiliin talaga natin, Lolo, yung mabuti. Pero minsan, Lolo, mahirap lang po talaga, no? Mahirap lang. At ang lalong dobling mahirap sa atin, Lila, binigyan tayo ng Panginoon ng free will, yung malayang pumili po ba yun, Lolo? O malayang pagpili, no? Na we are free to do good, we are also free to do evil, di ba? Yes, Lolo. Yun ang kaya problema, eh. Choose one lang, Lolo. You have to choose one, you have to choose to do good. Yun yung freedom. Kaya, if your freedom is only to choose good, baka hindi masyadong free ka dyan, no? You have to be able to decide kung ano ang gusto mo, mabuti o masama. Kaya ganyan kabait ang Panginoon na binigyan tayo ng laya. Ngunit, dapat gamitin natin ang ating kalayaan sa pagpili ng mabuti, Lila. At tama. Lolo. Oh, yun. Kasi, Lolo, talagang nakakabulag po yung mundo, Lolo, na inaalok ng kaaway. Kasi talaga, akala natin panghabang buhay na yun, pero, Lolo, na papahamak lang po pala tayo. Correct. Oo. So, Lila, sa linggong ito, dapat nating alalahanin yan na mahal ng Panginoon ang lahat. Yes, God, Lolo, at talaga everyone. Una, kikilos at kikilos si Jesus, right, na magpapaalala sa atin na mahal niya po tayo at mahal niya po lahat ng ginawa niya. Tama yun. Ngayon, meron pa ba tayong kwento iba? Parang yeah, ano, Lolo, music video yung Lolo, eh. Meron ba tayo DM? Papanorin nga natin ang mga bata, mga classmates ni Lila. Sige. Let's meet Jesus, God's one and only Son. He came to earth to save us, each and every one. Jesus, our King, the very best indeed. One time he rode into the town, sitting on a donkey. Into Jerusalem, for all to see. People cheered and celebrated, waving palm tree leaves, shouting Hosanna, for the King had come that day. It's Jesus from Nazareth, shout, he did amazing things.
That Jesus was crucified. He gave himself up on a cross and then he died. But 3 days later, he rose from that grave. His tomb is empty and our sins he forgave. He's risen, he is alive. Our Savior, our friend, our King Jesus is A-OK. And now we celebrate Jesus, our risen King, who came to save us, and for this we sing. He did amazing things, too many to count. Let's all sing it, dance and shout. He did amazing things, too many to count. Let's all sing it, shout it. Sing it, shout it out. Ali, ganda lila talaga. Sambre, ngayon ko lang narinig yan talaga, Lila. Ay, opo, Lolo. Pero masaya po na, Lolo, no? Masayang masaya. Di, parang the history of salvation. No? Opo, Lolo. Istorya ng kaligtasan natin. Yes. Talaga. At nasa ating Panginoon lahat yan. Kwento ng buhay niya. Yes, pagdating Lolo. Sabi nga, he did amazing, amazing things. Too many to count. Too many to count, Lolo. Hindi na mabilang talaga. Opo. Kasi so, Lolo, hanggang ngayon pa rin po kasi gumagawa pa rin po siya sa buhay natin, kumikilos pa rin po sa ating mga buhay. Opo. At yan ay importante na yes, alam natin ang Panginoon ay kumikilos pa rin sa ating buhay, Lila. Opo. Sinusure niya, Lolo, talaga na masunod yung commandment, Lolo, na love one another. Oh, as Pero ano nga po yung memory? Oo nga, DM. Pakita mo nga, DM, para makita ng lahat. Ayan. And, okay. Let's do it. It's John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Napakatama na. Ay, yun pala yun. Madali lang talaga. A new command I give you. Love one another. As I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. John 13, verse 34 to 35. Memorize natin yan, mga bata, ha? Yes, mga classmates, at isend nyo lang po sa ating GC. Thank you sa mga laging nagbibideo. Thank you, Mommy, Daddy, din sa pag-aalaga sa kanila or pagbibideo sa kanila. Thank you so much, mga kabataan, sa inyong pagsali ngayon, sa inyong pakikinig ngayon. Naway tandaan natin lagi, Jesus loves all of us. Jesus yes, loves everyone. He has done amazing things, too many to count. Kaya yan ang tandaan natin lagi. Kung ano man ang nagawa nating mga kasalanan, huwag kayong mag-aatubiling bumalik sa ating Panginoon. Yes. Mahal na at mahal. At humingi ng tawad, Lolo. Correct. At maging humble na tama sa pamumuhay. Tama yan, Lila. So, mga bata, manalangin na tayo. Opo, Lolo. Panalangin natin ang lahat na may sakit nating mga yes, classmates Lolo ni Lila. At kung sino pa, salamat sa panalangin ninyo sa amin ni Lola Linda. At ngayon, manalangin na ako para sa ating lahat. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong paalaala sa amin na mahal
ninyo kaming lahat. Mahal ninyo ang lahat, Panginoon. At anumang uri ng tao, babae, lalaki, matanda, bata, kung ano-anong rasa, anong mga galing sa iba't ibang nations, Panginoon, mahal mo ang lahat. Kaya ito ay napakagandang paalaala sa amin. Salamat po. Naway kami, kaming mga anak mo, ay ganun din ang gagawin. That we love one another as you have loved us. Kaya Panginoon, pinanalangin namin ngayon ang mga classmates ni Lila na kung mayroon man silang sakit, pagalingin mo sila, Panginoon. Pagalingin mo ang mga parents ng mga classmates ni Lila. At pagalingin mo rin ang mga may sakit sa simbahan, sa Cosmopolitan Church at sa iba pang mga lugar. At Panginoon, ang mundo, inaalala namin ang Ukraine na patuloy pa rin sinasalanta ng bomba galing sa Russia. Panginoon, sana po magbabago na ang sitwasyon doon sa inyong intervention. O Panginoon, salamat Panginoon na nagkaroon kami ng mapayapang eleksyon, ngunit marami pang mga tanong, marami pang mga incidences na dapat sagutin, ngunit patuloy kaming nananampalataya, naniniwala na ikaw ay may control sa lahat ng mga ito. Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Hello, King Queen, hello. Princess, and Queen Lolo. Lahat. Ka po. Bye-bye. Bye-bye, mga classmates. Bye-bye. Bye-bye. Sila. Sila. Hello, Janas. Janas, sila, Mireille, at sino pa? Mga anak ni Prince Arthur. Hello po, Sir Prince Arthur. Yes. Sa Davao, sa Davao. Sa Davao. Yan. Happy birthday sa mga may birthday. Happy birthday. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.